On the way tayo sa gym. Good afternoon sa lahat. So medyo nalit tayo ngayon. Ang dami kong ginawa kagabi. So nakapag-dispose tayo na ang 64 items. Kahapon, maghapon, sobrang solid. May ilang stocks na lang tayo. Bro sign, hoodies, crew neck. May meet lang tayong client today, guys. Okay, so maglalaro siya 2 weeks out from Nationals. So lahat gaming tayo today. Punta ng gym. So sobrang saya kahapon. Kasi hindi lang din naman marami tayong orders. Kasi everyday lagi may good news. Pero lang talaga, isipagin nyo lang palagi. At syempre, magtitiwala lang kayo lagi sa itaas. Na walang imposible, pag may pangarap kayo, galawan nyo lang, ilusan nyo lang. So yun lang talaga yung secret recipe natin dun, guys. Magsipag, focus, consistency. Then syempre, huwag tayong maglalamang na mga kapwa natin. Pumares na tayo palagi. Basta alam mong mabuti yung ginagawa mo, wala ang tinatapakang tao, tuloy mo lang yan. Okay, so malapit na tayo sa gym. Balikan ko kayo mamaya. Yo, so nandito na tayo ngayon sa YP4K Fitness Gym. So kasama natin si Jordan. So ilang weeks out ka, bro? Almost 2 weeks out. So check natin yung condition niya. Then, siguro sabay natin mag-training. So, 3 days na alam mo nang walang training. Sobrang busy. So, ano workout mo today, bro? Dapat arms. Pero, syempre po. Oo. So, check muna natin yung condition niya. Then, balikan ko kayo mamaya.
Tapos lang namin mag-arms, katapos ka lang din kumain. So, nandito na tayo sa bahay. So, ito yung mga stocks. Pakita ko sa inyo, guys. So, yan. So, marami-rami pa naman tayong shirts. Pero yung mga hoodies natin, tunic, ilan na lang siya. Alright. So, alam niyo na kung gusto niyo miscore. Pwede kayo mag-DM sa page natin, Shopee, Lazada, or sa IG Messenger ko para ako yung mismo makausap niyo. So, yun yung client natin, si Jordan. So far, okay naman. So, malapit na siya mag-peak week. So, 2 weeks out. So, usually 10 days, 7 days out yung peak week. So, may mga adjustment na lang ang gagawin para mas mag-tighten up pa siya. Kada coaches, iba-iba ng approach. Yung approach ko iba din. So, yung mga natutunan ko sa mga past coaches ko, then syempre, experience din. Kahit hindi naman ako ganun ka-experience sumampa ng stage, may knowledge naman ako. Konti lang, hindi naman ako magaling eh. Yung magaling guys, yun lang talaga, meron lang talaga akong puso sa ginagawa ko. Kumbaga, pag nilagay mo ako sa isang bagay tapos nagustuhan ko yun, aaraling ko siya na hindi lang basta aral. Kumbaga, mamahalin ko yung gagawin ko. Gaya na itong merch natin, yung brand natin. So, same lang din yung ina-apply ko lang siya kung paano yung ina-apply ko nun sa fitness. Okay, lalagyan ko ng puso, kumbaga. So, yun. So, maraming salamat sa support nyo guys. Ito, simpleng vlog lang. Sana eh. Na-enjoy nyo. So, kung di pa kayo naka-follow guys or naka-subscribe sa YouTube channel ko or sa mga IG, social media accounts, pwede nyo ako i-follow. In time, magpo-post na ako doon ng mga training, then yung iba ko pang the usual na ginagawa. So, ang plano ko mag-content muna ako ng yun, kung ano yung mga daily routine muna natin ngayon. Then, yung iba may mga workout, yung iba wala, para at least may update pa rin kayo sa akin kung ano yung ginagawa ko everyday. So may mga times kasi na super late ako magising, may times na maaga. Kasi minsan sa madaling araw may trabaho pa tayo, hindi maiwasan, hindi magpuyat. Yung tulog talaga natin ngayon medyo magulo. Pero all goods lang, okay naman yung progress natin in terms of buhay. Tsaka yung mga iba pa natin ginagawa, may progress naman lahat kahit maliliit. Pero at least umaabante tayo. Yun naman yung importante. Huwag natin isipin mapaperfect natin lahat ng bagay. Kasi tao lang tayo. May mga errors tayo sa ginagawa natin. So, hug nyo lang yun. Move on. Then, mag-focus lang kayo sa mga magagandang bagay. Diba? Maging positive lang kayo sa buhay. Kasi, yung SOCMED, sobrang toxic nun eh. Sobrang toxic ng social media. May makikita kayo mga posts na kung ano-ano na maapekto yung buhay nyo. Huwag kayo magpapapekto. Huwag kayo magpapadala kayo sa social media. Okay? Iba yung social media sa totoong buhay natin. Lagi ko ang sinasabi na lagi lang kayong pamarehas. Alam nyo wala kayong tinatapakan na ibang tao. Masaya kayo sa ginagawa nyo. Tuloy nyo lang. Kasi kahit ang gawin nyo naman sa buhay, may masabi yung tao eh. Focus lang kayo din sa makapagpasaya sa inyo. Then, syempre, dun sa may growth ba. Yun naman yung importante sa atin. Kasi hindi naman habang buhay, bata tayo, di ba? Focus lang kayo sa sarili nyo. Huwag nyo kukompare sa sarili nyo sa iba. For sure, mas gaganda yung path nyo. Okay? Of night.